morning guys, mga bossing, mga ma'am, good morning. Ito tayo ngayon sa loob ng Subic for breakfast ride. Ngayong araw, apat lang tayo. It's Sunday morning. Yeah. Meron tayong kasama na mga tigagiginto, si Sir Joel, Sir Ogie, saka si Sir Joey. Si Sir Joel is naka Ninja 650. Sir Ogie is say 1000R. Sir Joey is using his say X10R ngayon, pero meron din siyang Kawasaki say 1000R. So guys, pagka nandito kayo sa Subic, make sure to follow strict traffic rules and regulation. Napaka strict nila in terms of traffic rules. Saka syempre, minsan walang traffic light. It doesn't mean na go lang kayo ng go. Pag walang traffic light, ang ibig sabihin nun, stop and go, but first stop, first go. Okay? So titignan nyo kung siya, always be mindful of your surrounding. Titignan nyo yung especially sa mga intersection. Sino ba yung unang huminto? Makita mo naman yon. Tapos pag go nila, saka ka palang mag-go. Hindi pwede rito yung bara-bara lang. Pag nakita mong walang dumadaang sasakyan, dediretso ka na lang. Dito, pag may nakalagay na stop, doon sa may mga marking na stop, you really have to stop. And then, pag nakita mong clear yung daan, then you can go. It's the same rules apply when you are in Clark, Pampanga. Siyempre, very important is to follow the speed limit within the Subic Bay area. So, tulad nito, nakita niyo siya stop, di ba? So, we really have to stop, look around. If nobody is passing by, no cars, then you have to can go. So, we are here. Now, I think it's called Pirate's Bistro. Maraming pirata rito. Sarado pa yung Pirate's Bistro. It will open at 9 AM, so it's too late for us. Now, we are looking for some place to eat. Hopefully, makakita. Oh, we are here at Jerry's Grill Subic. Tingnan natin kung bukas. Bukas kaya? Say 1000R. Napakabigat na motor, pero napakatulin. So, I think soon gagawa ko ng video about say 1000R comparing or maybe side by side with my Ninja 1000SX para lang doon sa mga bibili, kasi they have the same engine, but of course Ninja 1000, my Ninja 1000SX is sports touring, meron siya mga fairings, ayan. And then this C1000R is classified as a naked bike. So yeah. Area. Dito tayo kumain sa pista sa barrio. So ang kinain namin is lomi. Lomi is 185 pesos. Pero siyempre iba yung lasa niya from loming Batangas. Then
Yung iba ang kinain nila is pancit gisado, it's 165 pesos. So ayun, may tayo sa, pupunta tayo dito sa gilid ng dagat para tingnan natin yung view. Unfortunately, hindi tayo makakapagpalipad ng drone kasi it's a no-fly zone. Kasi yung kabilang side is airport. So usually kasi pag malapit sa airport, mga no-fly zone para siguro kung may mga parating na aircraft is hindi makaabala yung ating drone. Pero hindi ko alam kung operational pa rin tong Subic Bay International Airport. So wala naman ako nakikitang aeroplano lumalapag dito. But anyway, yeah, bawal magpalipad ng drone. So hindi natin makukuhanan siya ng aerial shot yung area. So yep. After nito, uuwi na kami. Nag-breakfast lang para makapagpahinga. So, lugar. May malaking Subic Bay. Pwede magpa-picture. Subic Bay. Ano mga jet ski doon. Pero itong part ng beach na to yata is hindi allowed mag swimming. Yeah. So you can see, kung may plano kayo mag picnic dito, hindi din pwede. So it's only for exercise use only. So strictly for rest and light exercise use only. Picnics are not allowed. Oh, there will be a fine of 1,500 or 4 hours of community service. So, for now, bawal pa siguro mag-swimming. Siguro kung hindi pandemic, swimming is allowed kasi mukha namang hindi malalim agad yung tubig. Unlike doon kasi sa mga ibang beach, pag lusong mo, ang lalim agad. Ito naman mukhang hindi. Siguro kaya lang bawal mag-swimming this period kasi nga is pandemic. Pero, and of course, bawal lumabas ang mga minor. Kanina, merong mga naispata na minor dito. Ang ginawa nung mga security guard is in-inform sila na bawal. Hindi naman sila hinuli, pero in-inform lang sila na bawal ang mga minor sa lugar na to. Yun. So, mga minor, bawal muna lumabas. Stay home muna. Kaya nga ang schooling is schooling is sa bahay lang muna kasi nga bawal pa kayong lumabas. Okay.